kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. September 9, 2013, ang araw na bumalot ng takot sa buong residente ng Sampuanga City nang nilusob ng mga armadong grupo ng MN ang siyudad upang itaas ang bandila ng Bangsamoro Republic. Pinamunuan ito ng dalawang leader ng nasabing grupo na sina Malik at Ajibon. Sila ang mga tinatawag na Rogue Faction ng grupong MN na itinatag noong 1972 ng isa sa mga nirerespeto at kinatatakutan sa buong Mindanao na si Noor. Dahil sa hawak ng mga bihag ng mga armadong grupo sa City Hall ng Sambuanga, ay nagsanib puwersa na ang miyembro ng AFP at PNP upang palayasin ang Rogue Faction ng MN sa siyudad. Kahit na separado na ang grupo nila Malik sa grupo nila Noor, pero si Noor pa rin ang kanilang kinikilalang leader, kung kaya't kaliwat kanan ang panayam ng mga local at international media kay Noor patungkol sa pagsalakay ng kanyang tauhan sa siyudad ng Sambuanga, na agad namang nilinaw ni Noor na wala siyang partisipasyon sa nangyayari sa lugar. Hindi na niya umano hawak sila Malik at Ajibon dahil sa separado na ito sa kanyang grupo kahit na siya pa rin ang kinikilala nilang leader taong 1996. Nang magkaroon ng peace treaty ang administrasyon ni Fidel Ramos sa grupo ni Noor at siya ang naging kauna-unahang gobernador ng ARMM o Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero noong 2001, siya ay pinatalsik ng ilan niyang kasamahan sa grupo dahil sa aligasyon ng korupsyon. Nabahala din si Noor sa pagpasok ng gobyerno sa peace deal sa isa pang grupo ng mga Muslim na MI. Iniisip ni Noor na baka mapawalang bisa ang dating peace treaty ng gobyerno sa itinatag niyang MN dahil sa may panibagong kasunduan namang pinapasok ang gobyerno sa grupong MI. August 12, 2013, nagdeklara ng independensya ng Bangsamoro Republic si Noor sa Talipaw Sulu, pero hindi ito pinansin ng gobyerno. Bago pa man nangyari ang pagsalakay nila Malik at Ajibon sa siyudad ng Sambuanga, ayon sa report ay hindi na namataan pa si Noor. Tatlong araw bago ang pagsalakay nila Malik at Ajibon ay nakatanggap na ng isang intelligence report ang AFP tungkol sa plano ng grupo. Ayon sa spokesperson ng militar na si Colonel Ramon Zagala, may mga dumating ng mga miyembro ng MN sa mga coastal barangay sa Sambuanga kagaya ng Rio Hondo, Santa Barbara, Mariki at Santa Catalina alas 11 ng gabi, September 8, 2013. Namataan ng Navy Patrol boat ang isang malaking bangka at walong maliliit na bangka na may lula ng mga armadong lalaki malapit sa coastal barangay ng Rio Hondo. Kinumpronta ito ng tropa ng gobyerno, kung kaya't agad na nagpalitan ng putok ang magkabilang tropa na ikinasawi ng isang Navy personnel at dalawang sibilyan. September 9, 2013, alas 4:30 ng umaga, pumasok na sa siyudad ng Sambuanga ang rogue elements ng grupong MN na pumatay ng 4 katao. 4 na mga barangay kaagad ang kanilang inakupa at ito ay ang mga barangay ng Rio Hondo, Santa Barbara, Santa Catalina at ilang partes ng Talon-Talon, ginawang panangga ng mga grupo nila Malik. Ang nabihag nilang mga sibilyan na umaabot sa 200, ipinasara kaagad ang siyudad ng Sambuanga ni Sambuanga Mayor Isabel Clemaco Salazar. Kaagad na nag-deploy ng malaking bilang ng sundalo ang gobyerno sa siyudad ng Sambuanga at nagpatupad ng naval blockade. Nagpaulan ng RPG at mortar ang grupo ng MN sa mga posisyon ng tropa ng gobyerno. Dahil sa bakbakan, ay nagbunga ito ng malaking sunog sa lugar ng Santa Barbara. 4 na fire trucks ng bumbero ang pumasok sa pinangyayarihan ng sunog, pero na-delay ito dahil sa kinakailangan pa nitong kumuha ng clearance mula sa military bago pasukin ang lugar dahil sa mga nakapwestong snipers ng MN. Nang makausap ni Mayor Clemaco si Noor sa telepono, ay hiningi niya dito na ipatigil ang ginagawang pang-aatake ng kanyang grupo sa siyudad ng Sambuanga. Pero bigo ito sa kanyang pakiusap dahil sa ayon kay Noor ay wala siyang command kay Malik at sa grupo nito sa kanilang ginagawang pang-aatake. Dumistansya si Noor sa kanyang tauhang commander na si Malik
Taliwas naman ito sa sinabi ng spokesman ng MN na si Emmanuel Fontanilla. Ayon sa interview nito, na Senor daw ang nangunguna sa pagsalakay sa siyudad ng Zamboanga. Samantala, nagpalabas na ng ultimatum ang gobyerno sa grupo ng MN. Ayon kay Edwin Lasierda, presidential spokesperson, dapat na raw itigil ng MN ang kanilang ilusyon na mag-aalangan ng gobyerno na wasakin sila dahil hindi yan niya magdadalawang isip ang pamahalaang Aquino na gamitin ang karampatang puwersa ng sandatahang lakas para proteksyonan ang mga tao nito. September 16 to September 28, 2013, pinaulanan ng mortar ng army ang posisyon ng tropa nila Malik at Ajibon sa barangay ng Santa Barbara. Ginamit na rin ng Philippine Air Force ang kanilang MD-500 Defender na attack helicopter at SIAI Marchetti SF-260 para pulbusin ang tropa nila Malik at Ajibon. Isa sa mga rockets na pinakawala ng Air Force ang tumama sa pinagkukutaan ng MN. Rason para masalba ang 33 mga bihag na hawak nito. Ayon sa tagapagsalita ng Army, na 120 mga tauhan ni Malik at Ajibon ang kanilang napatay sa lugar na kanilang hawak, kung kaya't hawak na ito ngayon ng tropa ng gobyerno ang 80% ng lugar. Nakubkub na rin ng tropa ng gobyerno ang barangay Talon-Talon kung saan na-recover nila ang 5 sasakyang pandagat na ginamit ng mga MN, mga bala, dokumento at ilang mga uniforms nito. Kahit na klarong talo na ang grupo nila Malik at Ajibon sa tropa ng gobyerno, pero tila hindi pa rin bumibitaw ang MN dito. Ayon sa kanilang spokesman na si Absalom Cerveza, nakatanggap raw siya ng isang text message mula kay Malik na nagsasabing hindi raw sila susuko. Humingi pa raw ito ng panalangin para sa kanila. Ang statement na ito ay tila hindi na naisakatuparan dahil ayon sa militar ay wala nang naiwan pang mandirigma si Malik. Kung kaya't ito'y tumakas na lang, ilang mga miyembro ng MN na naaresto ng militar ang umamin na sila raw ay pinangakuan na makakatanggap ng 10,000 pesos bilang kabayaran sa kanilang partisipasyon sa pagpasok nila sa siyudad ng Zamboanga. Matapos ang kaguluhan ay siya namang pagsibol ng mga alegasyon. Isa sa mga alegasyon na ito ay pinunduhan daw ang grupong MN ng ilang mga tao na involved sa FIDAP scam para ma-divert ang atensyon ng publiko. Ayon naman kay Magdalo Party List Representative Gary Alijano, posible raw na kagagawa nito ng dating nagdaang administrasyon para ma-divert ang atensyon ng publiko sa mga issue na nagawa noon ng nagdaang administrasyon. Suma total, 46,000 na mga trabaho ang natigil o nawala dahil sa kaguluhan. 6,600 mga kabahayan ang nasunog at $73.2 million ang naging kabuuan na halaga ng mga nasira dahil sa nangyaring kaguluhan. 2016, nang maupong presidente sa Pangulong Duterte, ay sinabi nitong maaari niyang ipawalang sala si Nor sa mga kasong kinakaharap nito na inihain sa kanya ng nagdaang administrasyon dahil na rin anya sa edad nito na sinangayunan naman ng Department of Justice. Pero ayon naman sa City Legal Officer ng Zamboanga City na si Jesus Carbon Jr., bagamat nirerespeto nila ang kung anumang desisyon ni Pangulong Duterte para sa kaso ni Nor, pero para sa kanila ay kailangan pa ring masunod ang rule of law kung saan ay gusto pa rin nilang managot si Nor sa kanyang ginawang paglusob sa kanilang siyudad. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.